Yes, hello everyone. May ipapakita ko po sa inyo guys na information para maiwasan po natin yung mga fraud or natawag nating mga scam. So may ipiflex po akong ID. I understand this is an edited ID because the font of the writings sa mga letters is na-change. But this picture is na nagagamit na din po ito before. So kaya nga, pakinggan natin ito ng mabuti and intindihin natin para hindi po tayo mabiktima in the near future. So please stay and take a look. So guys, yan po ang ID na pinakita ni scammer doon sa ating driver. So sa ganito pa lang na ano guys, makikita natin yung Vicente T. Estomago. I don't know if that is legit or not, but that is an edited, no? Edited po siya guys and pinapaprint lang po, no? Edited niya siya. Tingnan niyo yung phone. So ilapit ko po sa ito guys. So yan po yung nangyari, no? So ang font na ito, it seems edited kasi may ID kasi ako ng Pag-ibig loyalty card. So yan, no? Tingnan natin guys ha, itong 12122864, 'di ba na iba yung font ni 0567 if napansin niyo. Yan. So, I don't know if matrace to, but it seems hindi po siya matrace. So, ito po yung mukha na nakalagay sa ID. It seems to me na edited din po itong pagmumukha na to. No? Pero guys, take note ha, ilapit ko po ito guys. Sa mga riders, kung sino man po sa inyo ang makapag-transact sa ganitong ID, please i-hold niyo po. Kasi scammer po siya. No? So I'm sorry, this is just a disclaimer. Regardless if ang mukha is legit or not, basta as of now, this is an actual ID na binigay ni driver. Ang problema lang po talaga is hindi nakunan ng picture, actual picture ni driver yung katransak niya. Pero ito yung ID na ginamit. So ulitin ko, sa lahat po ng mga driver na makatransak gamit ang ID na ito, please i-hold nyo po sila guys para mahuli natin sila, scammer po ito. Okay? Di ko alam kung itong mukha, pero yung gumamit ng ID nito guys, i-hold nyo po kasi ginamit po ito sa pagpang-scam. Huwag po kayong umalis, mai-explain pa po muna ako sa inyo. So guys, naintindihan po namin na lahat po ng almost 100% sa transaction natin ay mga COD or may perang involved, money involved. So ang pinaka mabisang gawin natin guys, hindi lang po ID. Bakit? Yung ID is pwede po yan siyang magamit or ma-edit, tampering of information, yung ma-edit, pwede yun siya. So ang problema natin, yung pinaka talaga concern po natin is yung actual na mukha kung sino yung nag-receive ng pira. Bakit? Nangi-scam nga sila kasi wala silang pera, so hinding-hindi din po nila magawa na iparitoke agad yung pagmumukha nila. Intindihan? Ang problema lang po is madali lang tayong mauto or maloko ng ating mga katransak. Uulitin ko, para ma-refund tayo is please lang actual na picture po na dapat nakuha nyo, hawak yung item na ipapadeliver nila. Uulitin ko po para magkaintindihan tayo sa mga transaksyon na may pera involved, money involved, in meaning COD, is kailangan po may picture ka kung sino yung tatanggap ng pera, regardless if siya yung gabuk or hindi, basta siya yung tatanggap ng pera kasi pag scam po yung transaction, siya yung hahanapin natin kasi siya yung tumanggap sa pera. Diba? Uulitin ko naman ulit, lahat po ng may money involved, kuna natin ng picture yung mismong katransak mo, yung mismong nag-accept ng pera, hawak niya yung item na ipapadeliver and required din yung ID. Hindi lang yung ID guys, kasi yung ID guys, yes, matatampered, mai-edit po yan, so there is no assurance of legitimacy. Pero yung ID na ipakita ko dyan is of course 101% scam po kasi edited siya. So yun po talaga, si driver is nagpapaloko and hindi naman binavalidate. So mauna guys, kung wala tayo confirmation, validation, and escalation, so lugi kita. So akong tambag, para dilimas ka, magpuyo ta. So murag bastos kaya paminawo, no? Pero yes, legit na siya guys.
compare nga sa gitag ka scam. So kung dili kita maka-follow protocol, mahaniyo ko need me grinder, pero kung sige kag ka scam, looy ka, so magpuyo na lang siguro ka para di ta ma-scam, no? Ani lang siya, basta akong usbon ha, tanan nga COD transaction required ta mo picture, bahawira ang item nga yang ipa-deliver, unya ID, labi na kilid-kilid meet up. Disclaimer before na ko i-end, kung isa ka sa customer nga dili ka gusto mapicturan, hindi basic, ayaw pag pa-deliver or pag-book nga naay money involved. Kaya kung naay money involved, that is our requirements. Usbo na ko, pag ikaw ay isang customer na gustong hindi picturan ng driver, so wag kang mag-book na may halagang pera na na-involved. Kasi pag COD, required ng aming driver na mag-take ng photo verification. Thank you guys, and I hope you will share this. And again, sa makakita ng ID, gumamit nito, please let us know. Thank you.